Amen. Isang mapagpalang gabi po sa ating mga tagapakinig at welcome po sa part naman ng testimony ngayon sa sambang gabi natin. At andito nga po kasama natin ay si Alex. Hello, Alex. Hello, ate. Hello po sa inyo. Siya po yung tumutugtog ng gitara sa worship team at sa din po siyang student dito po sa SI. Malapit din po yung school nila dito sa church namin. At ngayon nga po, mapapakinggan natin ang testimony ng buhay ni Ate Alex. Bilang panimula, Alex, pwede mo bang i-share sa amin kung paano ka nakakilala sa ating Panginoon? Ayan, sige po. Bago po yun, magpapakilala po muli ako. Sabi nga po ni Ate Joyce, yun po ako po estudyante. Ako po si Alexa Matamorosa and ako po isang gitarista ni Lord at isang mananayaw din po. Dati po, isa po akong mananayaw. At ngayon naman po, isa po akong gitarista ni Lord. At salamat po sa Panginoon. At yun nga po, dun po sa kung paano ko po nakilala si Lord. Sobrang tagal na rin po since talagang bata po ako. Kasi po ako po ay laki din po sa Bible school. At mula po doon hanggang sa lumalaki na po ako, doon nakikilala ko na po ang Panginoon. Tapos po, tapos ano po, dinala po ako ni Lola dito po sa G-Wells. Sinali din po ako sa sayaw. Nagsimula din po ako from Bible school, tapos po, nagsayaw po ako, sinasayaw-sayaw ko po. Tapos po, pagkatapos po noon, nakilala ko din po ang Panginoon. Unti-unti pong inaabot ni Lord. Nagpapakilala po si Lord sa akin through, nag-ano din po yung mga Bible school din po dito. Yung DVBS po, kapag po Sunday, mayroon pong Sunday school din po dito sa Chivas. And yun po, nakikilala ko po ang Panginoon sa mga kwento-kwento po sa Bible. At yun nga po, nag-upgrade po nang nag-upgrade. Tapos po, doon po sa pagsasayaw, ay naging teacher na din po ako. At doon po sa pagpapakilala sa akin ng Panginoon, ay doon po talaga, doon ko po na-feel yung pagmamahal ni Lord sa akin, yung pong, kung gaano ka din na-develop ni Lord. At doon ko po nakilala si Lord. At yun nga po, salamat po sa buhay ng mga kapatira natin, kay Pastora Girly, kay Pastor, kay Pastora, naman po kay Lola, tsaka po kay Mama, kasi po kung hindi po nila ako pinapayagan sa mga Bible school, hindi ko po makikilala si Lord. At kay Lola din po na dinala po ako dito sa Jewels. At yun po, dun sa mga experience ko pong yun, dun ko po mas nakilala pa si Lord. Bible school, tapos nasaya. Tapos ngayon na po, gitarista na po nga ako ni Lord. At yun po, yung mga experience, kaya napakabuti po ni Lord talaga na pinakilala niya po yung sarili niya sa akin po. Kasi po kung hindi talaga, hindi ko po alam kung kakayanin ko pa po ba. Lalong-lalo na po, estudyante nga po ako, di ba? Pero yun po yung kwento nung pagkakakilala ko kay Lord. Salamat po sa Panginoon. Amen. Thank you, Alex, dun sa share mo. At nakakatuwa nga kasi, di ba, simula nung nagba-Bible school ka pa lang, in-upgrade ka ng ating Panginoon hanggang sa naging mananayaw ka, naging teacher ka rin ng pagsasayaw, tapos naging gitarist na ka, tapos ngayon nagtuturo ka din, di ba, ng gitara. Kay Ella naman yung ating tinetrain na kasunod na magigitara. So yan, salamat sa Panginoon kasi totoo yung sinabi mo na ang Panginoon natin ang lumalapit sa atin at siya yung mismo nagpapakilala kung sino siya. At sa pamamagitan naman nun, andun yung pagtanggap natin kung sino ang ating Panginoong Jesus at nakikita natin na sobrang blessed pala talaga natin sa buhay pag naintindihan na natin yung pagkilos ng ating Panginoon. Bilang isang estudyante naman, ano yung mga nangyaring pagbabago sa buhay mo simula nung naging mananampalataya ka? Ayun po, sobrang dami po ate. Diba, hindi lang po tayo in-upgrade ni Lord sa ating spiritual life, pati po sa ating buhay dito sa mundo. Kasi po, nung ako po yung elementary po, hindi po talaga ako, okay na po ako sa mga, kahit hindi po kasama sa mga top-top na yan, okay naman po ako. Tapos po, naging, di ba po, naging mananayo. Kung kailan po ako naging busy dito sa church, tsaka naman po talagang tuloy-tuloy po yung pag-upgrade ni Lord sa buhay ko sa aking pagiging estudyante. Nagsimula po yun nung grade 5, grade 6 ako na talagang from nung grade 4 po kasi wala po ako sa top 10, top 13 po ata or special award lang po yung nakuha ko ng top nung grade 3 ako. Pero nung grade 4, 5, 6 bigla po akong naging top 2. Hindi ko po alam kung anong nangyari pero salamat po sa Panginoon kasi talagang nakakagulat po yung mga ginagawa ng Panginoon para sa
sa buhay ko, pati sa family ko po na nung talagang naiintindihan ko na po din yung buhay pananampalataya ay talagang hiniling ko po kay Lord na na talagang yung family ko po talagang sama-sama po kami makakapagpuri. Yun po talaga yung pinakang prayer ko nung dati pa po, nung simula po nung talagang nakilala ko na si Lord. At yun nga po, yun po yung pinakang wish ko. At ngayon nga po, kasama ko po si na mama, si papa, si Joyce. Si Joyce po tumutugtog na ng mace, si Axel po, tapos po yung mga pinsan ko, tumutugtog na rin po. Tapos si Ian po ay nagsasayaw na rin po, which is dun po din ako nagsimula. At bilang estudyante naman po ay, ngayon pong high school na nga po ako, hindi po tinatanggal talaga ni Lord yung award na binibigay niya sa akin. Talagang kapag nagpupuri ka po sa Panginoon, talagang kapag nagko-commit ka sa Panginoon, talagang hindi ka pababayaan ni Lord dun sa ginagawa mo pang ibang mga bagay, dun sa mga dinidesign mo pang mga ibang bagay. At yun nga po, grade 7, hindi ko pa po kilala yung mga kaklase ko nun kasi bago pa po ako, pero ginawa po nila, parang pinagtiwalaan po agad nila ako sa pagiging mayor nila. Tapos so grade 8, naging mayor pa rin daw po nila ako. Talagang ang ano po sa pakiramdam na nandun yung pagtitiwala din nila po sa akin na yung binibigay po ni Lord sa akin na character at attitude sa labas din po ng church ay yun din po talaga yung nababaan ko. At sa Panginoon na dinevelop niya po ako, nagiging patience po ako, yung attitude ko rin po, yung pananalita, yung way of pananalita ko, pati yung actions ko. Kasi po kapag nananampalataya ka na sa Panginoon, conscious ka na na dapat sa lahat ng ginagawa mo, pinapupurihan mo si Lord. So, in everything you say, sa lahat ng ginagawa mo, sa lahat ng iniisip mo, dapat pinapapurihan mo si Lord. At yun nga, dun sa pagkilala ko sa Panginoon, sa pagpatuloy ko sa pananampalataya kay Lord, mas nababago, mas nade-develop yung characteristic ko, yung attitude ko. At yun nga, pinagtitiwalaan ko sa mga tao. At yun nga, pati mga teacher ko po ay palagay din po sila na magiging good leader po ako sa mga sa amin po. Meron po kaming organization sa school na Sargayan, pero ako po yung member lang po noon. Tapos ngayong grade 11 po ay tinatrain na po pala ako bilang susunod po na editor-in-chief ng aming Sargayan organization. At ngayon nga po grade 12, in-upgrade po ulit ako ng Panginoon, ginawa po akong mismong editor-in-chief na. At hindi ko po talaga alam kung ano yung gagawin from being the mayor of the class. Hindi ko rin po alam po anong mga ginagawa ng isang talagang leader. Kasi po iba po kasi kapag leader talaga na as in legit na leader, parang responsibilidad mo lahat. Tapos isang editor-in-chief, tapos po kaming member. Kasi po nag-recruit po kami ng mga member and umabot po sa mga 100 yung na-recruit po namin. And na-overwhelm po kami. Pero salamat po sa Panginoon kasi binibigyan niya po ako ng kaalaman, ng karunungan para i-manage sila. At kasama ko naman po yung mga teacher. At salamat po sa Panginoon kasi nandun po talaga yung upgrade. Hindi ka basta-basta lang pinapabayaan ni Lord. Dun sa pag-upgrade na yon, hindi ka lang basta-basta ginhayan, andyan ka na. O kaya mo na yan kasi marami ka na experience. Parang hindi po ganon. Ang ginagawa po sa atin ni Lord dun sa upgrade na yon at dun sa paglago din ng pananampalataya mo kay Lord ay mas nagiging, mas nandun yung pagkukumpleto sa'yo ni Lord. Though hindi po natin maaabot yung completeness, pero nandun po yung pagpapala ni Lord, yung pagmamahal ni Lord. Hindi po talaga tayo iniiwan ni Lord. At nung junior high po, hindi po ako nawala sa honors, binibigyan po ako ng mataas na karangalan ni Lord. Tapos po, nung grade 11 din po, isa din po ako sa nagkamit ng pinakamataas na karangalan. At salamat po sa Panginoon. Talagang si Lord po lahat yung nagbigay sa akin nun. At ngayon nga pong grade 12 nga din po, di ba po, aside from being editor-in-chief, isa din po akong leader ng research po namin. Hindi ko po alam kung ano mangyayari sa research namin, pero pinagtitiwala ko po yun kay Lord. Matagal ko na po talagang pinag-pray kay Lord, pero hindi pa rin po din kami tapos, pero sa Diyos ko po pinagtitiwala ang lahat kahit po marami pong gawa din na activity, though hindi naman po talagang research lang yung subject, and may commitment din po ka sa church, sa pagtugtog, at yung pagtuturo din po,
Pero hindi po ako pinapabayaan ni Lord. At lalong-lalo na po yung physical health ko, tsaka yung mental health ko. Di ba po, kapag kasi na kay Lord ka, may peace sa loob mo. Hindi ka basta-basta lang matitibag ng mga pagsubok na dumadating sa iyo. Di ba po si David, di ba po, kinaharap niya po si Goliath. Pero ano pong sabi ni David? Ang sinabi lang niya po, lalabanan kita sa ngalan ni Yahweh. At yun po yung pinangahawakan ko. Hindi tayo basta-basta lang matitibag ng kahit anong mga Goliath. Kasi po at a very young age, si David din po. Si David, ano po ba siya, pastol? Pero doon po sa yung mga kapatid niya po, mga sundalo. Pero siya po yung lumaban kay Goliath kasi kilala niya po si Lord. At ako, kilala ko din po yung Diyos ko. Alam po na kaya niyang tumilo sa buhay ko para pagtagumpayan ko yung mga Goliath na katulad nung kay David. Kasi sa ngalan ni Yahweh, lalabanan ko lahat yung mga Goliath na yun. At salamat po sa Panginoon na may pagtatagumpay na binibigay si Lord sa atin. Di ba po? At yun nga po, at din po talagang binibigyan po yung buhay ko ni David kasi po bless na bless po ako kapag na nababasa ko, napapanood ko po yung buhay ni David kasi po si David, di ba po, from being apostle, naging king din po siya. At what more pa po kung ano po yung ibigay po sa atin kasi po may plano po talaga si Lord sa atin. At bilang mga estudyante po, sa mga estudyante na nanonood, kasi talagang kung busy man kayo pero alam niyo na gusto niyo mag-commit, may desire kayo na gusto niyo sumaya, gusto niyo tumugtog para kay Lord. Bakit hindi niyo ipagtiwala kay Lord yung time niyo, hindi pagtiwala niyo yung kung ano yung kakulangan niyo, di ba po? At yun, pupunan po yan ni Lord kahit ano man yung mangyari kasi hindi naman tayo pababayaan ni Lord. Yan po. Salamat po sa Panginoon. Amen. Thank you, Alex. Nakaka-bless naman yung mga kinwento mo. At totoo nga yun kasi, di ba, nung naging mananampalataya na tayo, nakilala na natin ang ating Panginoon, gusto natin lahat ng ginagawa natin talagang the best na. Kasi alam naman natin na, sabi nga, di ba, whatever you do, whether you eat or drink, do it for the glory of the Lord. At maging sa mga kabataan natin, lalo na ikaw, Alex, na nakikita talaga namin na nag-excel sa studies nila, sa academics nila, sa mga extracurriculars. At andun yung pagbibigay niyo pa rin ng time sa Panginoon. Salamat dun sa shinare mo, sa encouragement mo sa bawat isa, at salamat din po sa lahat ng nakikinig sa gabing ito. Nawa po ay kayo rin po ay na-encourage sa mga kwento at sinabi ni Ate Alex sa kanyang buhay. At magandang gabi po muli and God bless po.